Good morning, Ceszums. It's me, your chikadora, Mommy Vlogger. Welcome back to our YouTube channel. I'm Mommy Ces. Today's December 4, Vlogmas Day 4. And siyan, it's good morning again. Good morning, good morning, good morning naman. Today is Sunday, so wala pa rin kami pasok. Tomorrow pa rin ang aming pasok. And today, it's rainy day. Umulan sa labas. So, umulan. Kaya, hindi ko alam kung ano maging activity namin ng mga bagets. Supposedly, ay, kahit pa paano, iikot ko sana sila ngayong araw na to. Kaya lang, dahil umulan, mag-grocery na lang kami later para naman sa bahay namin tomorrow. Today, I'm going to give you a review regarding sa Skin BYS Moisturizer Acne Cleanser. So, meron ako kasing na-avail na dalawa. Actually, para to kay Daddy Consi. Kaya lang, ako yung gumamit dahil nga medyo yung aking pimple, sobrang liberated na. So, nag-stop ako using ng ating vitamin C ng Body Shop. So, nag-stop ako dito. Hindi kami match kasi ayaw niya talagang mawala. Before kasi ito yung batch na ginagamit ko eh. Face cream, glow, and sunblock ng BYS. Okay naman yung face ko, hindi naman siya ganun ka-irritated. Nitong mga nakaraan, after campaign, last year pa yun, di ba? So, after campaign, ayaw niya talaga akong tigilan. Nag-start ng birthday ko, sabi ko, gagamitin ko ka ako, mag-change ako ng products. Pero, ayan, si tea tree oil and ito, effective naman siya. Natutuyo naman niya talaga yung pimples. So, in-expect ko ito, matutuyo din niya yung pimple ko. Pero hindi gano'n yung naging reaction ng skin ko eh. Tsaka siya, si moisturizer, and then, itong si vitamin C. So, ito kasi yung batch na ginagamit ko. Pero, kung natataka ko, palagi na lang meron pa rin na pimple na nagkakaroon sa face ko. So, yun. So, baka hindi kami match ng products. So, ayan. So, nag-stop muna ako at bumalik ako again kay BYS. So, actually, acne control foaming cleanser. Sobrang ano siya, pag naghilamos ka, ang galing nitong foaming cleanser. And then, natuwa ako dito kasi BYS Acne Control Moisturizer possess anti-inflammatory and real properties. Yesterday, ko lang siya nagamit, tsaka may isang araw. So, dalawang araw ko pa lang siyang ginagamit. So, feeling ko ang laki ng improvement. Natuyo niya talaga yung pimple nitong dalawa using this. Kaya, nag-decide ako na ito ulit ang aking gagamitin. So, pero, sobrang sulit. Sobrang sulit din naman. Nagulat nga ako nung una kasi ang dami. Hindi ka tulad yung isa. Yung kanyang consistency, hindi. Ito. Ito yung texture niya. Ito yung consistency nung product. Parang watery type din. Parang hindi naman ganun. Sobrang watery. Gets mo niya ba? Gula kong kausap nila. Kasi kailangan kong mag-effort, mag-double effort, as in super doubling effort. Dahil ang Mommy Ces nyo magkakaroon ng super big event. As in, ako, kailangan ano na ako. Balik-alig dog program. Kaya feeling ko yung magiging vlogmas natin, balik-alig dog program bago dumating ang aking D-Day. Countdown na ako, starting today, para lang mapaghandaan ko ang aking big day ever! Parang ano lang, sticky. Nag-hit. Oh, kulang pa ako ng balo. Ayan. Parang magulang pa akong balo. Dalawa pa natin. Ayan.
Ay, hindi. Talagang ganun siya. Meron pa rin eh. Yung parang ano siya, pag hinawakan mo, parang may dumidikit para kang ano yun. So, parang same lang pala siya. So, yun. But anyway, dahil pala konti lang yung lalagay natin na, ano, konti lang yung lalagay natin foaming cleanser. So, konti lang para hindi ganun kalagkit. Feeling ko kaya malagkit, sobrang dami ba nalagay ko. Ay, hindi. Baka pag nag-dry naman na siya talaga, maging okay. So, but anyway, ayun, para lang siyang may lagkit factor. Pero okay lang. So, yan. I use acne control cleanser. So, pero feeling ko, kasi dahil nga siguro dahil meron siyang pang antibacterial, you know, antibacterial, anti-inflammatory. So, yung mga nagbabadya sa aking mga kalaban dito, na-prevent niya na kasi nararamdaman mo. As in, meron talaga ikaw mararamdaman na something na parang kinukure niya. Alam niyo yung parang naglalagay ka ng alcohol, di ba nararamdaman mo na parang may alcohol na nilalagay sa sugat mo. So, parang ganun din yung nararamdaman ko ngayon. So, yun. Pero hindi naman ganun ka-hapdi. Wala naman siyang hapdi effect. Pero, alam mo na meron kang ginawa, parang kang ginagamit na para ma-cure yung pimple. So, tingnan natin sa mga susunod natin. Total, everyday tayo nagva-vlogmas. So, makikita natin kung ano magiging improvement ng aking face. Ayan. So, pero iiwasan natin ang mag-makeup para naman makita talaga natin yung tunay na result. Kasi feeling ko, every time na nagbe-makeup ako, dun din siya nag-wild. So, feeling ko yung makeup ko, sayang naman, sobrang bago pa lang siya. Hindi yata ako match ng Revlon. So, sayang naman. Pero hindi naman sa pinagbibintangan ko, try lang natin din na muna. Pag yung hindi ako nagbi-makeup at talagang hindi rin ako nag-pimple, ayan. And then, subukan natin i-apply ulit yung si Revlon at kung magkakaroon ulit ako ng breakouts, ayan, ititigil na natin yung paggamit ni kay Revlon. Ayan. So, but anyways, napakabait nung essay dun sa, ano, sa Watson Bukawi. Thank you! So, meron ako gigamit kasi, itong isa is micellar water. Si Daddy Consig gumagamit nito. Itong isa naman is hydrating balancing toner. Yan. Ito yung ginagamit ko. So, ang kagandahan nito talaga, kahit halimbawa hindi ka na magbi-makeup, pagdating mo sa bahay, gusto mo magbura ng makeup mo, maglinis ng mukha mo, and all. Sobrang okay to kasi ano na siya, 2-in-1. Cleanser na siya and toner na at the same time. So, kaya magbasa ng face. Pero ito yung ginagamit ko. Especially in the morning. What do you think? Kayo na ang ginawa ko sa namin. Ayan, pati yung neck ko kasi talaga nagkaroon siya ng pimple. Ano ba yun? And then, ayan, naubos yung battery ng aking camera. Very good. So, after ko ginamit itong toner, so, nandito naman na tayo sa moisturizer. So, ganun din. Ang consistency niya. Ayan. So, yan yung in-apply ko yung moisturizer. So, makikita rin natin kung anong magiging improvement and development ng aking face. Kasi yan yung mga pimple, oh. Yung pimple marks and all. So, yan. Meron naman. Ano kung bakit? So, hormonal imbalance ba siya? So, feeling ko, pero nung dalaga talaga ako, as in, alam mo, minsan nakaka-frustrate eh, no? Nung dalaga ako, wala talaga akong ganyang kadaming pimple. Magka-pimple man ako, pero hindi ganyan kaliberated. Yung matanda nga na may pimple ka pa, parang unbelievable. Dapat sarado na yung pores ko. Ano ba? So yan, but anyway, so yan ang ating pag-apply ng moisturizer ng Acne Control Moisturizer. Looking forward talaga ako na mag-work siya sa aking skin. Ayan. So yan, araw-araw natin gagawin yan para makita natin yung improvement and development since vlogmas. Ayan, yun naman documentaries. Ang documentaries ang pagmumukha ni Cecilia. So, but anyway, lagi nakikita lagi ako dito sa bathroom. Kasi, yung mga anak ko natutulog pa.
So, umaga pa. So, feeling ko, itong bathroom ang aking pinaka space ko na talaga namang tahimik at tahimik and all. Ayan, tayong mga mommies, bathroom ang pinaka lugar. Feeling ko, ewan ko, ako lang ba? Pero feeling ko, pag naging mommy kayo, talagang bathroom yung pinaka parang heaven place nyo sa loob ng bahay ninyo. Ayan. Yes, in English, wow. It's because I am English in Tagalog. What? Because you're English and Tagalog. Yes. Oh, diba? Super cute. Yung mamimiss mo magpunta ng Everland, this JM's happy land. Nagpunta kami sa Japan, and then Korea. Nagpunta rin kami ng Singapore. Honest to goodness, ha? Sa food, number one is Japan. Still. Number one is Japan. Kaya sa convenience store ka kumain, lahat ng pagkain nila masarap. Hindi naman sa pagiging bias. Pero talaga Japan is super good. And then number two is Korea. Super, I love Korea. Love ko talaga yung samgye nila. Tapos, ang dami lang appetizer. Ang dami na lang talagang set. Pero, hindi na ako babalik ng Singapore. Sorry talaga. Yung mga tao mahilig sa Singapore. Pero ako, ayoko talaga sa Singapore kasi hindi masarap yung food. Ang bumuhay lang sa akin dyan ay tinapay. Yung laksa kasi nila, sobrang anghang, hindi ko kinaya. And then mainit sa kanila. Ayun. Ewan ko, hindi ko, kung ikukumpara ko lang ha, kumbaga kung ikukumpara ko sa lahat, pagdating sa pagkain, hindi ko talaga magustuhan yung pagkain sa Singapore. Hindi ko alam, siguro sobrang matabang ba? Tawag ko kung ano yung ano, kasi sobrang health conscious kasi sila. So, ganun yung lasa ng food nila. So, ako naman, dahil pinanganak akong may betchin sa dila, parang hindi ko siya malasahan. So, yun yung difference. Pero ito, sabi ko nga, kahit convenience ka, sa convenience store ka lang bumili ng food, sobrang masarap. Ayan. Pero yung in fairness naman sa bread nila, masarap yung lahat ng bread nila. Ayan. So, yun naman. So, nag-review tayo ng tatlong country. Mariah will do the haul so that I can fix Kuya JM. Okay, wait lang. Wait, how do they, Kuya? JM. And then, Snacky. Snacku. I mean, Snacku. It is rice crackers, vegetables, and then cheese wings. And then another Snacku. Chips Ahoy. Paro. And then, Pockies. Nutella Breddy. Okay. Two Lay's chips. Another Nescafe but caramel latte. Mug root beer. For mom and dad. Tropicana Twister. James orange juice.
then aloe drink, Vera, butter toast, and Dutch milk for JM. Okay, cookies for me. And then Fruit Loops for JM. And Hello Panda for JM. Coffee. Nescafe Creamy White for Dad. Chucky. Tostitos, chunky salsa. That's all. Not yet. Wait. Oh, bread. Okay, and then bread. Doritos for me. Doritos for Mariah. Then grapes. That is sampalok. Sampalok. Okay, sampalok. Tamarind. Tamarind. Yeah. Mondays. Special Mamon, Ding Dong, Chocolate Kisses, Milk Chocolate, Bear Brand, Party, Bakery Sweat, Tang, Grape Flavor, Carrots, Pink Guava Flavor, and then Ginger, Yakult, lots of Yakult, Rebisco, Strawberry Flavor, Situ, Licho Apple Green Tea, Pam, Gatorade, another everyday. Ever ready. Ever ready. Ever ready. Yes, battery. Okay. And then, calamansi. Good, calamansi. Ziploc bag, TikTok. 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 I get confused sometimes. And then oil, whipped cream for myself because JM put the other whipped cream in his mouth. Downy, premium perfume. Downy, for the clothes. Okay. Downy, premium perfume. Ariel, Sunrise Fresh. Sunrise Fresh. Joyce, 100% off. 10%. 10% off. I think. Hindi na sila makakapag-tinda niya na. Okay. And then Ariel, Super Bar. Yes. Another one. Wipes for JM Sipon. Nursing wipes. And then another trash bag. And then toothpaste. Ano po na kayo yung toothpaste ng daddy mo? A lot of toothpaste. Toothpaste. Okay. Toothpaste. And then toothbrush. Toothbrush. From Oral-B. From Oral-B. Thai fish sauce. Kakawi sweat again. Gatorade. Dato puti. Patis? Mogu-mogu again. Bagong. Bagong. Milk. Fresh. From Nestle. Renault brand. Liver spread. Delimondo. Ranch style. Corned beef. Pringles. Cheesy cheese. Ketchup! And then my ketchup. Heinz. A blender. Hanabishi. Tornado map. Because Tita Winnie borrowed the tornado map. And so yeah, that's our haul for today. Supposedly, akala ko kasi baon lang ng mga bata yung binili ni Daddy Cozy for today. Pala, nagbili-bili din siya ng iba pa namin mga pangangailangan. Ayan. Ang galing-galing naman ni Ate MJ. Baka naman natin siya dyan. Ang galing niya na. So, Ate MJ can read na super good. Diba? I already knew how to read. So, Ate MJ can read na at the age of 4. And JM can read na at age of 5. Ayan. So, ate, si JM kasi talagang magaling naman siya sa reading niya. Pero yung pagsusulat niya, medyo yun yung kailangan namin bigyan ng attention. Pagbuhusan ng panahon ng writing skills ni JM.
siya. But anyway, sa mga nakakatawa, ang galing-galing ni ate kong mag-haul. Thank you naman ate and Jade. Thank you for watching. Hope you like this video. And don't forget to like and subscribe. Thank you. See you tomorrow. Thank you, ate.